Hello, FA aspirants! My name is Daisy, your vlogger FA aspirant like you. And for this vlog, I share ko sa inyo ang advantages and disadvantages of applying in an airline as a senior high school graduate / college undergrad. But before anything else, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell so that you'll be notified for my next vlog. So, if you're ready, let's begin! Before we start, I just want to plug my online store guys named FAsionista. At kung gusto niyo rin magkaroon ng airplane necklace na suot ko na murang-mura lang, just visit my page, hashtag FAsionista, and let's talk there. Let's start with the advantages of applying in an airline as a senior high school graduate / college undergrad. Number one advantage mo kapag ikaw ay nag-apply as a senior high school graduate sa isang airline ay you can support your family. So kung kagaya kita na ikaw yung breadwinner ng family nyo and then broken family pa kayo at kailangan mo talagang tulungan yung parents mo through financial, kahit hindi ka bachelor's degree ay you can support your family. Advantage number two, you can earn money even if you are not a bachelor's degree. So, yung compensation mo ay katulad din ng compensation salary ng mga bachelor's degree na flight attendant. Advantage number 3, you can save money for your future plans. So, kung gusto mo na magpatayo ng bahay para sa pamilya mo, gusto mo magkaroon ng business, gusto mo bumili ng sarili mong sasakyan, ay makaka-earn ka na agad ng pera kahit hindi ka bachelor's degree kapag naging isang flight attendant ka. Advantage number 4, your confidence, persistence, hard work, passion, and determination ay ang mga big magiging big advantages mo kahit hindi ka bachelor's degree. Yung pagiging risk taker mo because of your love for your family ay magiging malaking advantage mo kapag nag-apply ka sa airline even if you are not a degree holder. So, may possibility na magustuhan ka ng recruiter kahit yung educational attainment mo ay hindi kasing taas ng iba. Kapag napatunayan mo sa kanila na talagang deserving mo maging flight attendant, nahanda ka na para sa trabahong yun, at yun talaga yung desire ng heart mo na talagang persistent ka, masipag ka, ay very big impact yun pagdating sa mga recruiter, okay? So, next naman ay dumako tayo sa mga disadvantages. Disadvantage number 1. You'll be degraded by other people. Admit it or not, may mga tao talaga na bumabase lang sa educational attainment ng isang tao na i-degrade ka nila dahil hindi ka bachelor's degree, hindi ka nakagraduate ng college. Kung isa ka sa mga taong yon na i-judge agad yung tao based on their educational attainment, don't do that, please, kasi sobrang nakaka-down yon sa isang tao na hindi mo alam yung backstory nila kung bakit hindi na sila nagpatuloy sa college. Maybe sila yung breadwinner sa family and they need to sacrifice their own study para mapag-aral yung mga kapatid nila, para matulungan yung magulang nila, lalo na kung single parent yung magulang nila. And they really need to help their parent when it comes to financial. Kaya maling-mali mag-judge ng isang tao dahil lang sa yung narating nila sa buhay ay hindi kagaya nung narating mo. Kung ikaw ay nakapagtapos ng pag-aaral, sobrang blessing mo na yun eh. Blessing mo na makapagtapos ka ng pag-aaral dahil may kakayahan kayo through financial para makapagtapos ka, para mapag-aral ka ng magulang mo. Blessing mo na yun at pagpasalamat ka kay Lord dahil hindi ka kagaya ng iba na malaki yung problema through financial at malaki yung family problem nila kaya hindi sila nakapag-college, malaki yung problema nila sa sarili nila kaya hindi sila nakapagtapos at nag-decide na lang na magtrabaho na agad para makatulong sa pamilya. Never degrade other people. Okay? Disadvantage number 2. You won't be able to get your bachelor's degree kasi nga, nag-decide ka na magtrabaho ka na agad. Which is very understandable naman, gaya nga ng sabi ko, kung kayo ay talaga may problema through financial at kailangan mo na i-sacrifice yung pag-aaral mo. Kasi guys, wala namang taong hindi gusto makapagtapos ng pag-aaral, diba? Depende na lang kung talagang tamad ka at wala kang pangarap sa buhay. Pero yung mga, kung ikaw may pangarap ka sa buhay,
di ba, bakit hindi mo gugustuhin makapagtapos ng pag-aaral? Pero dahil nga dun sa mga factor na makaka-apekto sa'yo, finish your studies to finish your college, talagang papipilitan ka nga, mag-hold back ka talaga na, sige na, magpaparaya na lang ako, magsasacrifice na lang ako para matulungan ko na yung pamilya mo at talagang pagmamahal mo sa pamilya mo yung mangingibabaw. Kaya super proud din talaga ako sa mga tao na kayang mag-sacrifice para sa pamilya nila. So, congrats sa inyo lahat at salute ako sa pagiging matatang nyo at sa pagiging family-centered. Disadvantage number 3. What if being a flight attendant is not really meant for you? Paano kung may iba palang magandang plano si God para sa'yo? Importante rin kasi talaga na may plan A at plan B tayo sa buhay natin. Kaya isa yon sa disadvantages kapag ikaw ay hindi college degree at hindi ka nakapagtapos ng college mo. Ano nang magiging next move mo? Ano nang magiging next way mo? Ano nang magiging next field of work mo kung hindi ka magiging isang flight attendant? Kaya kailangan natin yung i-consider at kailangan natin ng madaming plano sa buhay natin. Kapag hindi gumana yung plan A, kailangan may plan B tayo, may plan C, may plan D. Hindi tayo pwedeng mag-stick sa isang plano lang. Okay? And last disadvantage of applying an airline as a college undergraduate or senior high school graduate ay, syempre yung ibang recruiter, talagang tinitignan nila yung edge mo pagdating sa educational attainment. So, ang kailangan mo lang talagang gawin ay i-prove mo yung sarili mo, persistent ka, at talagang yun yung desire ng heart mo, patunayan mo sa kanila na ready ka at may edge ka when it comes to your good personality. Dahil dyan ka mag-shine. Hindi dahil sa educational attainment mo, hindi dahil sa itsura mo, hindi dahil sa kinis ng balat mo, hindi dahil sa height mo. Good personality. Always remember that, okay? At doon na nagtatapos ang ating vlog for today. I hope na marami kayong natutunan sa akin. At itong mga shinare ko sa inyo ay based for my own opinion. At ang mga advice ko, syempre importante rin talaga na makapagtapos tayo ng pag-aaral. So hanggat maaari, kung kaya nyo maging working student, kung kaya nyo magtrabaho habang nag-aaral, at hindi naman ganun karami yung kapatid mo, or kung dalawa lang kayo, tatlo, at nakakaya naman kahit papaano ng magulang mo, never give up your studies. Magpatuloy ka sa pag-aaral mo, lalo na kung talaga may kakayahan ka naman sa pag-aaral. Huwag kang mag-stop sa pag-aaral o huwag kang magmadaling mag-apply sa pagiging isang flight attendant kung pakiramdam mo na excited ka lang dahil sa mga nakikita mo sa social media na pag-flight attendant, free to travel around the world, yung mga magagandang benefits, yung magandang uniform. So, huwag kang masilaw dahil lang sa excitement. Alamin mo kung yun talaga yung desire ng heart mo. Alamin mo kung yun na ba talaga yung gusto mo. Alamin mo kung talagang ready ka na para sa bagay na yun. Dahil masaklap kapag nagsisi tayo sa huli. Kaya lagi nating alamin lahat ng consequences na ginagawa natin sa buhay natin. Yes, again, at samahan niyo ulit ako sa next vlog ko. Again, this is me, Daisy, saying that let us all dream big together.